Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Minamahal po naming mga kaibigan. Kayo po ay aming muling inanyayahan na sumubaybay po sa ating programa tuwing Lunes ng gabi. Mula po alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ang usapang kalusugan. At kasama po natin ngayong gabi si Sister Melody. Si Melody, pakibati po kayo, paki-unmute. Paki-unmute po sa inyong cellphone. Paki-click po yung ayan po. Ayan, bumati po kayo. Hello po mga viewers natin, magandang gabi po at sana po ay magustuhan niyo po ang ating topic ngayon. Ayan. Salamat po. At kami po ay nag-aanyaya na inyo pong i-watch, inyo pong i-like, at inyong i-share ang atin pong programa sa atin pong mga kaibigan, lalo na po yung mga kaibigan nating talagang ang interes ay sa kalusugan. Sapagkat gusto po ng Panginoon na tayong lahat po ay malusog, tayo masaya, at tayo nakapagpupuri sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras na pagtalakay ngayon pong gabi, at ang aming hiling ay unalangin tayo pong lahat ay makinabang maging malusog po ang ating pangangatawan. Okay? So atin na pong binabati. Meron tayong viewers. Mag-comment lamang po kayo sa chat box upang kayo po'y aming mabati mamaya at ma-recognize na kayo po ngayon ay nanonood. Tayo po ay magpapatuloy na sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay yumuko. Mapagpala at dakilat banal naming Diyos, kayo po ang may akda ng kalusugan na ibig ninyo na kaming mga tao ay magiging malusog sa araw-araw upang ang aming pong mga katawan ay naging templo ng inyong banal na espiritu. Ngayon pong gabi ay uukol kami ng isang oras ng pagtalakay po ng mahalagang topic na may kinalaman sa ehersisyo. Narito po si Sister Melody. Hindi po siyang bigyan ng karunungan upang kanyang maibahagi ang napakagandang lecture ngayong gabi. At kaming lahat po ay makinabang upang ang amin pong mga pangatawan ay lalo pong maging malusog upang handa po kaming magluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat po ng marami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
amin. Okay. Atin na pong ibigay ang panahon kay Sister Melody para po sa kanya pong pagtalakay. Pwede po siyang mag-review nung nakaraang Lunes ng ating pag-aaral. At lalo na po sa napakagandang topic po ngayong gabi. Ati Melody, sa inyo po ang panahon. Ito, Pastor. Salamat po. Magandang gabi po muli. Ang ating pong topic nung last week ay yung letter N stands for nutrition. Kung paano ang kahalagahan ng pagkain sa ating katawan. Ngayon po, may binubuo nga po tayong new start. Letter E, ang susunod po ay exercise. Ano po ba ang exercise? Ito po ay action is a law of being, inactivity, support for cause of disease. Ito po ay from Ministry of Healing, page 237. Kailangan po, tayo daw ay gumagalaw. Yan. Pag hindi po tayo gumagalaw, hindi tayo active, ito daw po ay fruitful sa mga dahilan para tayo ay magkaroon ng mga sakit. Alam niyo ba na ang ating katawan ay parang isang makina? The human body is the only machine in the history of the world that wears out by not using it. Kailangan po gagamitin natin ang ating katawan sa paggalaw. Ayan, kailangan po tayo ay gumagalaw. At katulad po ng sabi ng ating doctor, ay ang divine sa prescription, regularity in your exercise regimen can give you the equivalent of 10 years of rejuvenation. Alam niyo po, pag tayong regular na nag-exercise, talagang 10 years pala yung nababago tayo, lumalakas ang ating katawan. Katulad nga nung sabi ng mga tayong mga nanay, sabi niya, madami naman kaming trabaho na sa everyday buhay natin. Na kami po ay naglalaba, nagwawalis ng harapan, kung ano-ano pang ginagawa. Siguro sapat na yon para mag-exercise kami. Hindi po tama yon. Dapat po maglalaan tayo ng 30 minutes, 20 to 30 minutes na exercise. Kailangan talagang gagalaw tayo, kikilos. Kasi iba po yung naglalaba tayo, nagwawalis, nagluluto. Iyon po yung trabaho. Pero pag-exercise, banat po yung ating buto. At alam niyo ba na study shows that dapat tayo ay inactive. It throws everything else out of balance. Yung balance ng blood circulation. Ayan. Kailangan yung ating katawan ay lagi pong routine na gumagalaw, nag-exercise. At ito po ay madali tayong maging ma-relax to combat and tolerate stress and get more accomplished while feeling less fatigue. Basic benefits of exercise. Pag tayo hindi nag-exercise, parang pakiramdam natin, pagod na pagod tayo. Alam niyo ba, meron po akong 10 na mga benepisyo kung paano tayo, kung ano nakukuha natin sa ating exercise, sa ating paglalakad. Ito po yung number 1. Lowers high blood pressure. Ito po yung pangkaraniwan sa atin ngayon. Laging tumataas yung blood pressure. Kaya pag tayo nag-exercise, alam niyo po, nakakababa ng ating presyon. At ito po ay improved circulation. Yung ating dugo na nagsi-circulate, nagbabago, maganda po, nare-regular. Ayan. It strengthens immune system. Ayan. Napakahalaga po ng ating immune system. Pag tayo nag-exercise, lumalakas ang ating immune system. Ano ba yung immune system? Yung hindi po nakadinig ng last week. Ang immune system po ay siya yung mga sundalo ng ating katawan, nagpoprotekta para maiwasan po ang pagkakasakit ng isang tao. Kaya yun po ang importante na kailangan tayo po ay laging mag-exercise para lumakas ang ating immune system. Ang number 4 po ay helps prevent wrinkles. Alam niyo po ba na yun pa ay nakakabata, natatanggal yung mga wrinkles. At yung balance hormones, yan. Nababalansi po yung ating mga hormones. At number 6, help prevents and fight cancer. Alam nyo, pag nag-exercise, naiiwasan at lumalaban sa cancer, yan. Reduces stress, anxiety, and depression. Alam nyo po, pag nag-exercise, katulad kami, alam nyo dito, lagi po kaming everyday nagwo-walking with Jesus alone.
30 minutes to 1 hour, 6 to 7. Alam niya talagang natatanggal yung mga stress namin, yung anxiety, yung depression, yung stress pag parang lagi ka bang pakiramdam mo, men, humahabol sa'yo, pagod ka, yung anxiety, yung parang kang laging balisa ka, depression, nadidepress ka, isip ka ng isip. Pero pag ikaw ay lumalabas, pagkatapos ng morning devotional, at ikaw ay naglalakad, ay talagang mawawala po yung stress, anxiety, and depression. Yan po. Lalo na pagkasama mo ang Panginoon at ang iyong mga kaibigan na kayo ay tumatawa. Kasi kasama po yun eh. Tumatawa kayo, lalo na pagkasama si Kati. Napakasaya niya po yan. Kasama ko po araw-araw si Sister Delia, si Sister Kati dito sa aming church. Umiikot lang po kami sa Laes. Pero ito po ay napakaganda. Pag minsan po lumalabas kami, pagkakukuha ng mga blood pressure at saka ng blood sugar. Ito po yung isa pa, builds muscle and strengthen bones. Ayan, yung mga muscles natin at saka yung mga buto, bones, talagang tumitibay. Saka ito po, helps with constipation and digestion. Alam niyo po, once na kayo nag-walking, nag-exercise, yung constipation nyo talaga matatanggal. At yung pagtunaw, yung digestion nyo, yung pagtunaw ng mga pagkain, gumaganda po. At saka, strengthen heart muscle to pump more efficiently and lower pulse rate. Alam niyo po, lumalakas yung heart muscle nyo at yung pump po ng ating pulse rate bumababa. Ayan. Yan po yung mga 10 benepisyo ng ating exercise. Ito po yung walking is easiest and most efficient. Kasi hindi naman po tayo mga nanay, hindi naman tayo athlete. Ang jogging po at yung talagang mabilisan, ayun po ay para sa atin. Pero tayo po ordinary sa ating buhay ay kailangan lamang po ng walking. Walking is the best exercise. Ito po, walking enables the lungs to inhale the maximum oxygen, amount of oxygen. Pag tayo naglalakad, with inhale, minsan tatanggalin namin yung mask. Paglalabas po kami sa karsada, natanggal kami ng mask. Pero pag dito po sa Laes, at nilalanghap namin yung fresh air kasi yun po ay napakaganda. This is important because oxygen plays key role. Napaka-importante po yan. In the burning of calories, yan. Pag nag-exercise talagang nasusunog yung mga calories natin, yung mga kaya pinapawisan tayo, napaka-importante po yung pawis, yan. And specifically, yung fat, yan, yung taba natin, natatagtag, nahuhugog, kailangan po, papawisan tayo. At, kaya walking more than any other exercise calls more muscles into action. Kailangan po, tayo yung paglalakad natin ay talagang briskly walking, yung kamay po natin talagang nagaganon. Pagkatapos po yun, ay nag-i-stretch tayo. Ayan, what exercise routine is the best? Ayan. Kailangan mag-stick po kayo kung ano yung gusto nyong exercise. Pwede naman yung nag-workout. Yung aming kumari, si Sister Lolit, nagsusumba. Ayan. Okay din po yun. Kung ano yung best para sa inyo. Kami po, ako mismo, ay yung akin ay walking talaga po. At talagang yung daily. Kaya every day po except Saturday kami po ay lumalabas, nagwo-walking. At talagang kasama na po yung pang-inhale ng fresh air. Napakaganda sa atin na dito po sa ating probinsya ay madaming puno, malalanghap natin yung mga puno na may mga oxygen sila, kaya napaka-importante po 'yon. Kaya kung kailangan, ilang minutes, 20 to 30 minutes, pwede na po yan. Kaya yung jogging, misan po noon, lumalabas kami hanggang sa Sambat, kami 7-11. Nararamdaman natin madaming dumadaming sasakyan, may pollution. Kaya yung mga usok, pangit din naman po yan. Kaya umiikot na lang dito, mas maganda po yan. Kaya pag pinawisan, alam niyo po, nakakababa ng blood sugar. Yan. Pag yung pawis, kaya maganda po, yung may diabetes, kailangan meron po regular exercise, yan ang tama. At ito nga po yon sa sciences na ito po ang sabi doon sa Cancer Institute of Edmonton sa Canada, show that exercise at least 3 times per week increases natural killer cell, yung pong activity. Sa layman terms po, yung exercise was shown improve
to stimulate the immune system. Yon, yung immune system po natin, yung po na lumalakas, yun po ang napag-aralan doon po ng ating mga dalubhasong doktor na talagang sinasabi dito na talagang mag-exercise at ability to fight disease. Pag tayo po ay nag-exercise, talagang lumalaban. Lumalaban ang ating katawan. Sabi nga ni Dr. Vicky Bello, hindi lamang daw na younger look. Kailangan younger move. Ano po yun? Kailangan nag-move tayo. Lumalakas at umiikot tayo. Pagkatapos po ng walking namin, meron kaming stretching. Yan. Kailangan po nag-i-stretch yung ating mga braso, yung tuhod, yan, aabutin mo, ganun. At malalaman nyo nga, pag hindi nyo na abot yung floor, yun, mahirap po yun, kailangan aabutin. At dun malalaman na madami daw kayong sakit. Pero tama po yun, kailangan dahan-dahan lang naman. Kaya kailangan po meron stretching na hindi naman po agad yung kinakaya lang. Kasi nga, yung iba ay nag-exercise na sobra, mali din po yun. Kailangan po 20 to 30 minutes. Yan, napakaganda po na tayo ay mag-exercise everyday. Sabi nga ni Yoyo Villame, mag-exercise tayo tuwing umaga. Pero din po, pagkatapos kumain, pag halimbawa ay hindi nakapag-exercise sa tanghali, sa gabi, pwede po din yung konting walking. Yan. Pinapayo ko din po sa may mga sakit, halimbawa mayroon existing silang health problems, kailangan po mag-check sila sa kanilang doctor kung anong exercise ang kanilang gagawin. At saka yung routine po nila, at least 2 to 3 times a week. Pero maganda po, walk at least once a day, especially after eating a meal. Tapos po, try to exercise outdoor, yung sa labas, kasi nga po, para mas langhap natin yung sariwang hangin at yung sunlight. Ayan, napakaganda po yan. Ito po yung mga libre na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Ayan. At saka, alam niyo pa, pag tayo palagi pong nakaupo, pansinin niyo po yung mga ating mga nasa office, lagi silang nakaupo, yung best most of the day, stop occasionally and do jumping jack. Ayan. Pag daw po tayo lagi lang nakaupo, ang ating advice sa atin, yung mga nag-opisina, dapat po once in a while, magja-jumping jack tayo, tatalo, tapos yung may ganun po, ayan. Para daw po talaga na nai-stretch din yung mga buto natin. Ayan. At do your workouts earlier in the day, ayan, sa umaga nga. Eat high energy foods like nuts, seeds, and grain. Work out with someone who is just motivated and committed as you. Tulad nga po kami, sabi nga ay talagang committed kami na kami ni Sister Delicati na talagang kami ay mag-exercise. Hindi lamang, hindi na namin inano na maging sexy kasi hindi na sexy. Ibig sabihin, maging healthy. Yan. Maging healthy po tayo na maiiwasan yung pagkakasakit. Kaya, at maganda po yon na meron kaming nabubuo na kung halimbawa may problema, pinagpe-pray namin. At maganda po yung aming laging samahan na nagpapalakasan kami sa isa't isa. At pag meron kayong gano'n na teamwork nyo, ay talagang lumalakas ang inyong katawan na nagsasabihan kayo ng inyong mga health issues. Yan. Pagkatapos po ng exercise yon, yung isang basong tubig na glass of water, yan po yung pinakamaganda. Kaya mga kaibigan, mga friends, ay encourage ko po kayo na mag-exercise tuwing umaga para sa ating healthy body. Kaya po ginawa tayo na may mga buto para tayo po ay kumilos. Yan. Ayan si Sister Lolit, tama-tama. Kung paano siya mag-exercise, interviewin siya ni Pastor. Yan. Sige po, Pastor. Salamat po. Ayan. Salamat po, Ate Melody, sa inyong mapakasiglang pagtalakay tungkol sa health. Ayan, at least nakasama po natin si Ate Lolit. Ate Lolit, welcome po. Umati po kayo sa ating mga viewers. Hello, mga viewers. Gandang gabi po. Salamat, isang pagpapala sa atin na meron tayong ganyang health
lecture. Malaking bagay yan sa mga hindi nakakaalam kung ano ang kahulugan ng kalusugan sa ating katawan. Okay. Makikiusap lang po ako, pakihina ninyo yung isang cellphone. Naririnig na. Ayan. O kaya medyo lumagwat po ng kaunti. Ayan. O kaya mag-headset. Ayan, thank you po. So talagang mga kaibigan, ito pong ating pinag-uusapan ay talagang napakahalaga po sapagkat ito po'y may kinalaman sa ating katawan, sa ating kalusugan. At sa ngayon po, napakarami po ang may sakit. Ano? Kaya po itong pag-i-exercise ay talagang kasama po ito sa tinatawag nating new start sapagkat ito'y design ng Panginoon. So kanina, tinalakay na po ni Ate Melody yung kahalagahan ng exercise at talaga pong lahat ito ay totoo po. Ngayon, atin pong talakayin, ano kaya po ang nagiging hadlang? Bakit ang mga tao, kagaya ko sa kabila ng alam natin ang napakagandang video ng exercise, ay bakit po hindi tayo, maraming mga tao ang hindi nag-exercise? Ayan, atin po siguro talakayin yan. Opo. Unang-una po, Pastor, sagot ko ba, sila po, ang mga tao po ay busy. Siyempre po, ano, parang hindi nila napapaglaanan ng konti. Pero alam niyo po, bilib ako kay Sister Lolit, kahit sila ay ka-busy-busy, naglalaan siya talaga ng oras para talaga mag-exercise. Yun po yung talagang concern sa kalusugan. Yan. Ang ganda po ng kanilang exercise, yung yan. Zumba. Ayun, so ibig sabihin po, hindi ibig sabihin na abala tayong mga tao ay mawawala na tayo ng panahon para sa pag-exercise. Ang kailangan lang nito ay talagang commitment at determinado ka. So ating pakinggan si Sister Lolit, ano ang nagiging sekreto po? Bakit sa kabila ay kayo napaka-abalang tao, kayo negosyante, ay bakit po kayo may panahon na talagang magpunta pa sa gym para mag-isa at kasama pa si Brother Tony? Ay, kasi nga po, dati Pastor, ako'y talagay kadaming pagkakataon na may nagyayakag sa akin. Ngayon ay talagang iniisip ko ay papaano ako makakaalis. At pag pinabayaan mo pala ay ako sa aking karanasan ay hindi ko nararamdaman na ako pala ay lumalaki. Tapos sa paglaki ng katawan ko, may mga nararamdaman akong sakit. At saka tumaas na din yung aking blood sugar. Sabi ko, lagi kong naririnig sa mga sermon ng pastor na yung iyong pagsusumikap sa sobrang mong kasipagan, pagdating ng araw, yung iyong inipon na pera ay sa iyo din mapupunta sa pagpapagamot. Ay totoo nga po yun. At naranasan ko din na ako'y pagamot ng pagamot. So nagkameron ako ng pagkakataon na akin talagang i-determine ang aking sarili na talagang pagsisikapan ko na maglaan ako ng panahon para sa aking sarili sa pag-exercise at ang aking asawa ay matyagang ako'y inihahatid. At hindi lang yung exercise, nakakatawa ka na at yung doon sa aking napuntahang pag-exercise ay iba't iba ang sistema nila. Meron kaming calisthenic mula sa mga joint ng ano, ay yun ang problema ko. Yung mga joint ay pag hindi na pala yun gumagalaw ay ano, nagiging problema, tumatambok yung mga ganitong daliri. Pero buhat nung ako ay magsumba isang oras, ay malaking bagay po yun. Yung dating mataas kong blood sugar ay kaya pala yung pababain sa pamagitan ng exercise plus yung iyong disiplina sa iyong sarili sa pagkain. Yun po ang magandang resulta. Oh, napakaganda ng ipinahagi ni Sister Lolit. Ay, ang sabi po ng ating mga viewers ay sana all daw, lahat ng asawang lalaki ay katulad ni Brother Tony. Kaya ako nag-exercise din. Ay, ngayon pala. So, maganda po yung
partner talaga, oh, ano, husband and tapos, wife. Oh, pastor. 5 kilometrong nilalakad ko. Ayan. Kaya kitang-kita naman. Magpakita ka, Brother Tony, sa camera. Kitang-kita naman, oh, bata-bata. Ay, lalong, hindi nga mapagkamalang, hindi nga mapagkamalang senior, eh. Senior. Si ako naman 56 lang, ha. Nakakabata po talaga. Nakakabata at talaga pong nakakaganda ang exercise. Iba ang kulay ng putis. Iba ang, at yung confidence, ano? Yung sa sarili mo na may tiwala ka sa sarili mo na kasi ikaw ay malusog. Ayan, ating ibalik kay Sister Melody. Kayo po, Sister Melody, usually sinabi nyo kanina merong grupo kayo. Ano ang inyong usually ginagawa? Sister Melody? Nag-walking lang po kami kasi ay hindi naman kami nag-walking kami. Ni Sister Del at ni Sister Cathy, bisan napapasama din si Tita Piki. Talagang umiikot lang po kami at talagang nararamdaman namin yung pawis. Talagang yun po ay talagang nakakapagpababa ng blood pressure, ng blood sugar. Tapos kumukuha kami ng mga blood sugar nung sa mga tao sa ating mga kapitbahay dito. Mga nanonood. At talagang yun po ay napakaganda. Talaga po ang exercise, talagang lumalayo ang mga sakit at nagiging malakas. Si Sister Lolit, isa po siyang living testimony. Tingnan nyo, sabi niya kanina ay siya ay madaming health issue. Pero nung simula nung siya ay mag-exercise, talagang siya po ay talagang nakita nyo, feeling young talaga, bubiyang talaga. Kita naman, si Brother Tony. Yun po talaga, sa kabila ng kabisihan, kita mo, ang kanilang La Prima Bakery, ha, ay napaka-busy nila pero naglalaan sila ng oras. Kaya kami din nila, Sister Del, nagkukumit kami, ini-encourage namin yung ibang mga babae na mag-ano sila ng kalahating oras o isang oras, yan. Meron din kami si Ma'am Carol, yung asawa ni Pastor, napakagaling din po niya. Walking, yan. Kasama bisa namin siya. O. Kaya yun po ang napakaganda, talaga mararamdaman nyo na kayo ay talagang lumalakas. Yan. Lumalakas, di ba po? Kaya yun po yung kahalagahan ng exercise. Patulad po ng exercise. Ayan, salamat po. So, ibig sabihin po, bawat edad, bawat tao ay merong kanya-kanya po dapat tamang exercise. Tama po, ano? Hindi ibig sabihin na ganitong edad mo ay pare-pareho lahat. Kasi siyempre po, pag ikaw ay medyo may edad na, ay bawal na marahil yung mga mabibigat at matitinding mga exercise. Tama po ba? Opo. Di ba po tayo nung elementary, di ba nag-exercise tayong ganun? Yung sa pag tayo tuwing elementary tayo, high school, di ba mayroon pong PE? Yan. Di ba nag-exercise tayong ganun? May talon-talon. Siyempre po, pag nagiging senior na, siyempre naiiba po. Kailangan yung lakad lang. Yung sumpa, okay din po yun. Kailangan tama sa edad nyo yung gagawin yung exercise. At hindi naman po kailangan namin na kami po ay mag-jogging pa, di ba po? Masyado naman po yun. Kaya yun po ay tama lang kung bata kayo, kung merong mataas edad na, at kung ano pa, ay talagang dapat po ay talagang sa bawat age, walking is the best exercise. Swimming din po, magaling din yan. Diba po? Opo. So, ibig sabihin lamang, bawat edad, bawat tao, mading lalaki o babae, ay meron po talagang kanya-kanyang tamang exercise. Ano po? Kasi nga, pati kung medyo edad na, ay ang kailangan po ay talagang, mahalaga dito yung consultation sa doktor. Tama po ba? Kasi kailangan po may health, meron, halimbawa meron siyang health problems. Tapos, lalo na pag meron siyang sa heart, tapos maglalakad siya, hindi niya naman kaya. Di ba po? Tama, dapat lang po ay yung lumabas lang siya at lumangha, pwede na yun. Pero yung madami pong lakad na hindi naman kaya, hindi po dapat ganun. Kaya kung exercise, tapos pag may doktor tayo, itatanong niya po. Pero pag yung safety po, pinakamaganda yung walking lang na hindi po masyadong mag-i-exert ng energy. So,
Amin pong ini-encourage yung ating viewers. Meron tayong kanina 15, ngayon ay 13. Baka po kayo may mga tanong o kaya ay meron kayong comment o reflection tungkol po sa exercise. Baka po meron kayong iba't ibang exercise na ginagawa bukod sa Zoom, bukod sa walking. Ay paki-chat po ninyo just at chat box para po ating malaman din namin kung ano pong inyong mga ginagawang mga exercise. Ito po, ito, ano, Ate Melody. Pagkatapos mag-exercise, okay lang ba na kumain ako? Lalo na kasi gutom eh. Pagkatapos ng exercise ko, kakain ako sa bahay pag-uwi ko. Okay lang po ba yun? Okay lang, pero dahan-dahan lang. Huwag naman, in a gradual lang. Kasi ay, siyempre, nag-exercise ka nga. Katulad ng sabi ni Sister Lolit na may disiplina. Hindi naman banat agad. Dahan-dahan kasi nag-exercise ka. Tapos, siyempre, walang laman yung tiyan mo. Parang lahat ay ano. Pagkain po ay konti-konti. Huwag niyo pong bibiglain. Kasi sasakit naman po yung tiyan nyo. Kaya pagka medyo dahan-dahan, at in a natural way talaga na yun po ay magiging maayos. Siguro po bibigyan nyo ng length kung kumain kayo. Tapos sa tanghali pwede na ganun. Basta po gradual, wag pong sabak agad ganun. Opo. Opo. Kasi nga po may mga ibang tao na sabi eh, pagkatapos kong mag-exercise, nagugutom ako. Kaya sa halip po na siya ay lumiit, ay lalong lumaki sapagkat ibig sabihin, pagod na pagod, ay gutom na gutom, pag-uwi ng bahay ay merong masarap na pagkain, kaya lumalantak ng kain. Ang teknik po dun, Pastor, pag halimbawa hindi kami nag-exercise, once na uminom po kayo ng tubig, hindi po, sa feeling nyo talaga busog na. Hindi na kayo kakain muna kasi nabusog na kayo ng tubig eh. Parang nauna po yun. Kaya mas maganda po, tubig po muna yung iinumin pagkatapos ng exercise. Wala po muna kahit ano. Mas maganda po yun. Pagkain nyo, nakaharap na kayo sa pagkain, medyo makukuuntian, medyo nawalan kayo ng gana kasi napuno na po ng tubig ang yun tiyan. Mas okay po yun. Opo. So, ibig sabihin po, yung tubig ay nag-neutralize. Ano po? Ayan, oo. Ayan, may mga nag-comment na po. Mamaya atin yung tunghayan. Babatiin natin yung ating mga viewers mamaya. Pero yan, meron na nag-comment. Nakita ko. Kilalang-kilala natin at ito'y ating mabanggitin mamaya. Babalik natin. Hindi ko alam kung okay, Sister Lolit. Meron pa ba, Sister Lolit, na mga... Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga viewers na may kinalaman po sa exercise o kaya i-invite mo sila sa iyong exercise program? Naka-off po kayo? Inyo pong i-click yan. Okay. Para po sa ating mga viewers, napakaganda po ng ating narinig na lecture ngayong gabi tungkol sa exercise. Maglaan po kayo para sa inyong mga sarili na magkaroon tayo kahit walking nga, kung yun ang makakaluwag na oras, walking. Kung talaga namang determinado ka na gumalaw lahat yung katawan nyo, ay magsumba kayo. Ang aking mga kasama doon, Pastor, ay kaya ako yung na-challenge, ay 73 years old, wow. 63 years old, 62 years old. Ay parang ang tingin ko ay kasing edad ko lamang kasi yung mga galaw nila ay ano, yaang kaya din ang aking galaw, mas malakas. Kaya sabi ko, okay na cha-challenge kung sila nga ay mas maedad sa akin ay naglalaan talaga sila sa sarili nila. Yun daw makatawa ay isa na ding exercise yun. Kaya para sa ating mga viewers, huwag niyo pong panghinayangan na maglaan ng sa para sa inyong sarili. Mas mainam na 'yon kaysa sa doktor ka pupunta. Meron nga po doon, Pastor, na siya ay taga Castañas. Taga Castañas siya, siya ay 62 years old. Mm-hmm. Minsan daw nagrereklamo ang kanyang asawa dahil siya ay ihahatid. Mm-hmm. Ay kanya daw pinapili, "Saan mo ako gustong pumunta? Sa doktor o sa sumba?" 50 lang ang bayad. Di siya na yung inihahating sa pagsusumba. Masaya, masaya ang magsumba. Kaya para sa mga viewers, ini-encourage ko kayo.
kahit walking tayo hanggang Sambat. Oh, para exercise na lang din yun. Kalahating oras ay malaking bagay na yun para sa ating sarili. Mahal natin ang ating mahalin natin ang ating mga sarili. Yan lang, Pastor. Ayan, salamat po, Astel Lolit. Kaya kita nyo naman, mga viewers, looking beautiful and young. At yung kanyang suot na t-shirt, talagang I love pa. Eh, in love yan sa Mother Tony. Kita po ninyo, masigla. At talaga namang makatotohanan yung ibinahagi sapagkat siya po mismo ay talagang nag-exercise. Ibabalik po natin kay Sister Melody para naman po sa kanyang maaring pangkaragdagan o conclusion sa ating pong... Katulad nga po nila, sila po ay model ng pag-exercise sa kabila ng kabisihan, pero talaga po naglalaan. Talaga po, kasi yung iba nagpupunta po sa gym, di ba? Talaga nag-exercise ng madami mga silang equipment. Para mahirap pa po yun, kasi mga ano pa. Eh ngayon, yung mga ini-encourage ko po na talagang mag-walking na lang kung hindi po makapunta sa Zumba, hindi makapunta po yung kung yung iba nagkakaroon sila ng jumping rope, yan. Matalo yan, yung mga jumping rope. At yung iba naman ay talagang nag-i-stretching. Meron silang mga ginagawang paraan. Kaya nga po, tayong mga sa age namin, kami mga nanay, ine-encourage ko po na mag-walking. Yan, walking. At yung po ay talagang lumalabas na din ang pawis. Maging regular. Kasi pagka sinabing regular, kailangan yun, committed ka na talagang may disiplina. Sabi nga ni Sister Lolit, may disiplina na ikaw ay gusto mong maging healthy. Di ba po, ay health is wealth. At saka prevention is better than cure. Mas maganda, wala pa po tayong nararamdaman sa ating sarili, ay mag-prevent na po na tayo. Iwasan na po natin para hindi tayo magkasakit. Sa, laging sabi nung sa advertise, sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Bawal. Opo, at mahal ang magkasakit. Ayan, thank you very much po, Sister Melody. Na-enlighten po kami sa iyong ibinahaging yon na talagang napakahalaga po ang exercise. Kung sakali po na hindi kayo makalalabas, sa bahay po, napakarami pong, sa bahay po, napakarami pong pwedeng gawing exercise. Ang sabi ng iba, okay na ba daw exercise yung maglaba, magluto, maglampaso? Yung pa'y okay na yon, Sister Melody? Hindi po. Kailangan po. Kasi work po yun eh, trabaho. Dati po ganun din ako. Pero hindi po. Ang kailangan po talaga, magbibigay kayo ng oras. Exercise talaga. Yung mga buto nyo po gumagalaw. Binigyan po tayo ng mga buto para gumalaw po yan. Talaga kailangan po paggagalawin natin. Exercise. Pag umuulan po, meron po sa YouTube na yung walk. Di ba po? Meron yun. Yun, ganun po ginagawa namin. Umuulan kasi, hindi makalabas. Meron po, maglakad lang po talaga at mag-stretching sa bahay. 30 minutes, pwede na po sa aming mga katulad namin na talagang busy din dahil sa gawain bahay, sa madaming iniintindi. Pero at least po, naglalaan tayo ng 30 minutes para sa exercise. Po. Ayan. So, ibig sabihin po, hindi natin maituturing na exercise yung pong naglalampaso, nagwawalis. Kasi trabaho po yun eh. Oh, kasi yung iba sabi, aba, nag-garden naman po ako, ako'y pinapawisan, ako'y naarawan. Exercise na po yun. Oh. Iba po yun, yun ay routine. Kailangan po, meron 30 minutes, tapos dadagdagan nyo ng gardening yan. Iba yun, para napawisan kayo, nakakalanghap ng fresh air. Eh pag exercise, iba po katulad yon, yung pagtawa nyo lang, na-exercise na yung mga mukha nyo, di ba? Masaya sa pagtawa nyo. At kung inyong kalooban na meron kayong body na kasama, ayun, isa din po. At si Sister Lolit, alam nyo ba, hindi lang yun eh, na i-share nyo pa din at siya po ay nag-pay, di ba? Mga kanyang mga friends, ayan, nakatuwa. Kaya, ang sarap po nung gano'n na meron kang inaalagaan, nakakasama mo. Kami din naman din, meron kami pinagpe-pray, meron din kinukuhanan ng blood pressure at saka ng blood sugar. Yan. Kaya yun po ang maganda. Yung relationship. So, ibig sabihin po, ay ang talagang definition po ng exercise ay talagang planado,
Ibig sabihin, ito'y talagang iyong pinanukala at talaga pong ito'y may... Kasi dapat ang definition yata niyan, maaring 15 to 30 minutes ba na talagang ikaw ay pagpapawisan at ito'y routine. Kaya hindi po maituturing na exercise yung nagwalis ka lang, naghugas ka ng pinggan, dahil yun po ay mga trabaho o chores ng bahay. Tama po ano? So talaga po ang exercise pala ay talagang ilalaan mo yung panahong yon at maaring indoor o kaya outdoors na talagang ang layunin po nun ay mapawisan ka. Yung kasi po, alam ko pagka napawisan, lumalabas yung ating mga waste, ano? Yung mga dumi ng ating katawan at yung dugo ay nagsi-circulate, ano po? Kaya lalong lumalakas ang ating katawan. Ayan. So hindi ko alam kung meron pa po kayong gustong i-share si Ate Lolit. Meron pa bang gustong ibahagi? Kasi maya-maya po, dadako na tayo sa mga greetings at may mga reflection po ang ating viewers. Meron pa po ba kayong masabi? Wala na. Wala na, naubos na ang gusto niyong i-share. Yung ano, yung ang isa pa doon sa aking pagsusumba, yung aking mga kasama ay nai-share ko doon na pagdating sa pagkain ay nasasabi ko na hindi kami kumakain niyan. Ay di alam nila na kung ano yung aking relihiyon. Tapos, ang pinaka gusto ko doon, pagka kami ay mayroong kainan, hindi sila pwedeng kumain na hindi nila ako ang ipang-pipre, hindi ako mag-pipre. Laging bago kami kumain, ay, atin munang ipapipre kay Lolit, kailangan ay mag-pray muna. Di ako'y proud na ako doon, Pastor, kasi parang pakiramdam ko, nagbahagi na ako ng salita ng Panginoon. Opo, kahit opo. Kahit hindi ako nakapagsasalita dahil ako nga ay hindi ko mahinaba ako sa ganoon, Pastor. Pero pagdating sa pagkain, sasabihin na agad nila, "Oy, ito ang para sa iyo kasi ikaw ay Adventist, hindi ka nakain 'yan." O nagbukod kami para sa iyo. Tapos 'yun nga, yung pagpe-pray, isa ding part ng aking ministry sa aking pagsusumba. Hindi lang ako nagsusumba basta na para sa aking sarili, nagsishare din po ako, Pastor. Ayan, amen. So, kita mo po, double purpose, ano, Ate Lolit. Nag-exercise ka na, lumulusog ang iyong katawan, pero yung pala ay may ministry. Ayan, tama po yun. Talagang yun pala ay chance na ibinibigay ng Panginoon to make friends at sa ganyang paraan ay little by little, na isi-share mo po ang panampalataya. Hindi ka man yung nagba-Bible study, hindi ka man yung parang si-sermon, pero yung pong kalusugan, napakaganda pong paraan para ma-share natin yung ating health message. Ate Melody, may tanong po itong ating number one top fan ng ating Central Quezon 2 Facebook page, si Sister Lolit Mercado. Pulitz. Sister Pulitz, thank you for watching. Sabi niya, good evening po sa inyong lahat. Tanong ko lang po kay Sister Melody, normal po ba ang hindi pinapawisan kahit na minsan naglalakad ng 2 oras? Aba, o Ate Melody, maganda yung tanong, aba. Opo, meron bang ganyan na hindi pinapawisan? Hindi po normal yon. Kailangan po pinapawisan tayo. Kasi ay... siguro po hindi siya 2 oras naglalakad. Dapat, alam nyo kami, pinapawisan na po yan eh. Pero yan po ay kakaiba. Kulang po siguro siya ng water. Baka hindi po siya iminom ng tubig. Kailangan po, pag uminom tayo ng tubig, magiging topic natin yan. Once na kayo naglakad, nag-exercise, talagang lalabas po yun. Lalabas ang pawis. Kaya hindi po normal yon na kayo naglakad, tapos hindi kayo pinapawisan. Mas maganda po talaga, pinapawisan. Mararamdaman nyo na healthy kayo pag kayo ay pinawisan. Kasi nilalabas yung mga toxin, nilalabas yung mga fats, yan. Mas maganda po. Kulang po yun sa tubig. Kailangan po ay iinom muna siya ng tubig bago siya maglakad para lumabas po yun. Walang kulang siya sa liquid, sa fluid. Ayan. So, Ate Polit, sana po ay nasagot ang iyong katanungan. Alam ko po, may mga abnormalities. Talaga, ano po ibig sabihin?
may nakilala po ako nung sa PUC noon, meron po talagang tao na hindi pinapawisan. Subalit yun po ay napakadalang. Ibig sabihin, maaring sa 100 tao, isa lamang siya, o kaya po ay genetics po ang problema noon. Ipinanganak po siya na ganon, at hindi nga po, kahit maglaro po siya ng volleyball, hindi po siya pinapawisan. Kaya ang ginagawa niya, binabasa niya ng tubig yung kanyang ulo, yung ano, para mukha siyang pinawisan. Pero hindi po, ngayon, yun po yung talagang may abnormalities, ano po. Pero ibig sabihin, kung yan naman po ay kayo'y normal, at kaya lamang po talagang hindi kayo pinapawisan, ay meron lang po talagang maaring kulang sa tubig na sinasabi, o kaya po, mas maigi siguro at Melody, hindi ko konsulta po sa doktor. Yun, okay. Kasi kakaiba na yun eh, opo, kasi 2 hours, opo. Yun nga pong ilang minuto lang na dapat naglakad ka. Sa normal po, opo. At sa init ng ating panahon, papawisan. Meron pong question si Ma'am Nen Aviva de Guzman. Ito po'y taga-Infanta Quezon. Hi, Ma'am Nen. Kumusta sa iyong panonood dyan sa Infanta? Ang sabi, Pastor, ako po'y may question kay Sister Melody. Ano po, Ma'am, ang secret mo at wala ka po pong lines? Aba, yan po ang maganda. Kitang-kita sa camera, wala po kayong mga guhit-guhit pa. Ano daw sikreto, Sister Melody? Po, thank you po. Alam niyo po, pag kayo ay very much in love at in love kayo sa inyong family, ng aking husband, ng aking mga anak at ang Panginoon at circle of friends. Alam niyo po, madami kong kaibigan si Maring Loli dyan. Pag kami nagkita, pag lagi pong tumatawa sa church, ay talagang yun po yung sikreto. Pag kayo'y masaya, hindi kayo stress, at wala kayong iniisip, yan. At laging nasa Panginoon, talagang yun po siguro yung aking secret talaga po. Yung pag kayo'y madaming nagmamahal at nagmamahal na kaibigan, di ba po yan? Talagang daman-daman nyo at kami, yung pagtawa po kasi ay talagang yun po ay nakakaganda talaga. At saka yung exercise, alam niya talaga. Yan. At isa po ay, ako ay, hindi nyo man maitanong, ay ako po ay vegetarian. Yan. Kaya, ayun! Ang ano po noon, talagang I'm very much in love with my family and to Jesus and my friends, my brethren, yan. Kasi po, yan, kami masaya. Yung IEL namin ginagawa, everyday yung care group, napakasaya po noon sa panguna po ng aming head elder. At talagang kami tawanan. Pag po kayo tumawa, talagang kayo nagiging bata, gumaganda kayo kasi talagang yun po yun ang sikreto namin. Salamat po, Ma'am Maria Abiga de Guzman. Yan. So, salamat sa katanungan, Ma'am Nen, at sa kasagutan ni Sir Melody. Kami din po, ni Sister Lolit, wala pa rin po kaming lines. Kasi masaya din. Wala pa rin po kaming lines kasi masaya din po. At dito nga sa amin distrito ay talagang kami po ay masayang naglilingkod. At kahapon nga, galing kami doon sa isang lugar, ay talagang napakasaya po maglingkod. Of course, maganda yung binanggit ni Sister Melody, magiging topic natin yan one of these days, ano po, yung vegetarian, sapagkat napakaganda nga po niyan. So, meron pa po tayong, tingnan natin, tayo dumako muna sa mga pagbati, ano. Ayan, si Brother Tony Obon, na ating binabati, watching. Ayan, mismong nasa likod na po ni Sister Lolit. Yan po yung aming head elder at DACDC, DCC president dito po sa aming district. Ayan, kita po ang kanyang katawan, no? Talagang malusog na malusog po yan. Bigla po niyang itinago. Muscle, puro muscle po yun. ilan ang taong? Ayan, hindi po mahulaan. Bumati kayo, Brother Tony, sa ating hello, mga viewers. Magandang gabi, mga viewers. Ayan. Hulaan niyo kung ilang taon. Baka magpipremium yata yan. Pag nahulaan, ay meron. Nanonood si Brother Rene Sayat, ay mahuhulaan yan sigurado. So thank you, Brother Tony. At hopefully, sa next Sunday, makasama namin kayo. Yan, tig-isa kayo dyan ng cellphone ni Sister Lolit, ano? Kasi sa susunod ay water ang ating pag-aaralan. Si Ma'am Miracle Reyes Mendoza,
Kala namin yan. Ayan. So, bumabati po sa atin ang good evening po. Ayan. Salamat sa panonood, Ma'am Miracle Reyes Mendoza. Si Sister Sister Edna Marquez. Ito po yung mga taga Infanta Quezon. Sabi niya, good evening po. Good evening din po, Sister Edna. At yan, ito, isa din sa ating elder. Si Brother Rene at Sister Baby Sayat. Yan, bumabati po sa atin ng good evening. Good evening po yan, si Brother Rene. Walang ka-lines-lines yan. Talagang gwapong-gwapo. At si Ma'am Lita Ranyula Ocampo, salamat po sa iyong puso, Ma'am Lita, at sa panonood. Si Ma'am Rich Cheng, ba talagang mayaman po ito, rich po ito. Ito po yung ating kaibigan at kapatid sa pananampalataya diyan po sa Barangay Gutad, Kalintaan, ano po, Occidental Mindoro. Ito po yung aming mga members dati nung kami destino doon. Binabati natin ang kanyang mister na si Kagawad Bong Apolinario. At yan po ay si Ma'am Riching na yan ay mula sa Batersal family na napakagagaling pong umawit. Salamat. At si Ma'am Ching po ay pang-pito na, hindi ako nagkakamali, ano, na top fan ng atin pong Central Quezon 2 Facebook page. Thank you po sa inyong suporta, Ma'am Rich Cheng. Okay, ito naman, nanonood din po sa atin, si Brother Roy Villonza, isa rin po sa ating elder. Good evening po. Ayan, ito po ang kanyang exercise. Biking ang isang exercise. Siguritapos, ano, taas tubig at light na food tulad ng prutas at gulay. Ayan, so si Brother Roy, napakahilig po yung magbike. Kakarating po yan kung saan at dito sa bahay. Oh, binibisikleta lang po niya yan. At talaga po yan ay, ayan, uminom siya ng tubig at light food at prutas at gulay. Kaya malusog na malusog po yan. Nanonood din po sa atin si Ma'am Laila A. Bundalyan. Ito po'y ating kaibigan at ating kapatid din sa pananampalataya diyan po sa Dolores, Quezon. Kumusta po? Good evening po, Ma'am Laila. At yan, bumabati siya sa atin. Good evening to everyone. Sana po kayo ay nasa mabuting kalusugan, kalagayan ngayon, Ma'am Laila. At si Brother Tony, salamat din sa kanyang puso. Ito po, ayan, si Ma'am Nen Abiba de Guzman, meron po siyang ibinabahagi sa atin. Ang sabi niya po, ako po ay binalikan ng hika 5 years ago at di po ako nawawalan ng mucus. Pag po umaatake ang asthma ko, di po ako makalakad ng straight. Nakakuba po ako at 2 years ago po ay sinimulan namin ng husband ko ang walking exercise. From 7 a.m. to 9 a.m., yung po'y summer po, ay naglalakad kami, nililibot po namin yung karating barangay namin. Tuloy-tuloy po, ngayon po ay di na ako hinihika at nag-gain din po ako ng weight from 44 kilos to 50 kilos. Aba, talagang napakaganda po nitong ibinahagi ni Ma'am Ma'am Nen Abiba de Guzman. Kilalang kilala po namin ito ni Carol sapagkat sila po'y aming mga member dyan sa Infanta nung kami destino at napakabait pong pamilya sa amin. So salamat, Ma'am Nen, sa iyong ibinahagi. Talagang ako'y natutuwa na yung iyong nakaramdaman noon ay wala na at ngayon nag-gain ka na ng weight. Ay talaga pong napakagandang balita po niyan. Ano po? Okay, at tuloy-tuloy tayo. Ito, si Sister Politz ay nagpasalamat po sa kasagutan. At si Ma'am Nen naman ay sabi niya, amen po. At binabati natin. Yan, isa din sa ating elder, si Brother Romulo Laborte. Ayan, good evening, Brother Romulo. Salamat po sa iyong panonood sa ating programa. Okay, so may mga nag-like po sa atin, si Brother Maynard Alamag, Brother Juni Gan, si Pastor Romel Laborte Bautista, atin itong kaibigan at taga rito sa Lutukan at siya ay destino po sa distrito ng Lukban, ano, yung Banahaw View. Salamat po. Ayan, at dito naman sa mga nagpuso, Bong Abner Apolinario, Tessico, James Bert, Ria Tunyakaw at iba pa. Okay?
So, bago po tayo manalangin, meron pa po ba kayong huling hirit, Sister Melody, Sister Lolit? Meron kayong mga advice, huling advice sa ating mga viewers tungkol po sa exercise. Sister Lolit, paki-open po na ngayong yung microphone. Sa amin po mga viewers, ingatan po natin ang ating kalusugan sapagkat ito'y ating kayamanan. At atin pong laanan ang ating mga sarili na tayo ay makapag-exercise o kahit walking, kung ano man ang kakayanan ng inyong sarili. Yan lang po. Yan, salamat po. Sister Melody. Okay po. Sa ating mga viewers, maganda po ang mag-exercise. Kaya lagi po natin tandaan, health is wealth, prevention is better than cure. At tayo po ay laging maging healthy sa paningin ng Panginoon. Maraming salamat po. Ayan, salamat po. So ngayon po na ating nalaman ang napakahalaga ng exercise. Kaibigan, ngayon ang tamang panahon na magpasya, na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay, lifestyle. Simulan mo na po ngayon, bukas ng umaga, simulan mo na po na magpasyang mag-exercise at magkaroon ng determinasyon na talagang maging malusog ang katawan. At of course, sa tulong po ng Panginoon, alalayan tayo na magawa natin yung ating kapasyahang gusto po nating maging malusog. Atin pong hilingan si Sister Lolit sa panghuli pong panalangin bago po tayo lubusang magpaalam sa atin pong programa. Okay, tayo po'y mag-pray. Dakila ka po naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, na siyang may-ari ng aming buhay at siyang lumikha. Panginoon, aming pong lubos na nagpapasalamat kami at aming ibinabalik ang kapurihan sa iyo pong kabutihan sa bawat sa amin. Nawa Panginoon, ang aming narinig na lektura ngayong gabi tungkol sa kalusugan ay amin nawang lubos na maunawaan. At nawa Panginoon ay tulungan kami na kami ay maglaan para sa aming mga sarili, na aming ingatan ng aming mga kalusugan. At nawa Panginoon ay patuloy din ito na maging daluyan ng pagpapala para sa iba, na sa pamamagitan ng aming mga pag-exercise ay aming maipaabot sa aming mga kaibigan na ang iyong kabutihan ay makita nila. At kami Panginoon ay iyong tulungan na patuloy kami na maging malapit sa iyo, at lahat nawa ng aming mga panukala ay maging ayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, ang programa ng Usapang Kalusugan. Ganon din, Panginoon, ang pangunguna ni Sister Melody kasama ni Pastor. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mong pagpapalain at patuloy pagkakaloob ang mabuting kalusugan. At nawa, Panginoon, sa tuwing Lunes na isasagawa ito, ay marami ang makikinabang. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong pagdinig ng aming panalangin. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you very much po, Sister Lolit, sa pag-join niyo po sa amin ngayong gabi sa Usapang Kalusugan. Sana po sa susunod na mga programa natin, lagi namin kayong kasama. Kasi the more na tayo marami ay the more po na masaya at marami pong input, insight, ano po. Ganon din kay Sister Melody, sa atin pong health lecturer. Thank you very much po. At kayo laging available upang magbahagi po ng mga karunungan tungkol po sa kalusugan. Ano po. Okay, so ngayon pong gabi ating pinasasalamatan ang atin pong mga viewers. Amin po pinakikiusap, pakishare po itong ating program upang kahit po tayo ay hindi na live, ay ang atin pong mga kaibigan ay nakakapanood pa rin po. Kaya ngayon po, ngayong gabi tayo nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Nagpapaalam pansamantala po, ito po si Pastor Jubi sa Usapang Kalusugan. God bless po sa ating lahat. Atin pong alalahanin. Help. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po.